Hello, what's up? This is Kotman. Bahagyan from another video. Ang pag-uusapan natin today is mga Telegram tips, tricks, at saka bibigyan ko na rin siguro kayo ng mga reasons bakit mas maganda na lumipat na kayo sa Telegram kaysa gamitin nyo si Messenger at saka si WhatsApp. Ang dami pong limitations. Pero bago ang lahat, hindi po ito sponsored ni Telegram. I just think na mas maganda bigyan ko kayo ng option para mapag-isip-isip nyo na hindi talaga si Messenger ang best option pagdating sa mga private chat at saka online chats. Okay? Kung interesado ka, let's start. So, unang-unang feature na gusto ko na ma-appreciate nyo rito kay Telegram is yung unlimited cloud storage niya. Okay? Alam nyo ba na pwede kayong mag-upload dito? Upload lang kayo ng upload ng file. Kahit anong file pa yan. Documents, PDF, Word, music, MP3, AAC na audio, o kaya video, kahit anong video, MP4, MOV, MKV, lahat po ng format, tinatanggap nito. Wala pa po ako na-encounter na video format or any file format na hindi niya tinanggap. Okay? Kung may na-encounter na kayo, pasabi na lang sa comment section para at least aware ako na hindi pala pwede yung ganong file format. Pero, so far, wala pa po akong na-encounter na hindi niya supported. Okay? So, papakita ko muna sa inyo para maintindihan nyo ang sinasabi ko. As long as meron kayong smartphone number, kasi SIM card po eh, para magkaroon kayo ng access dito sa Telegram, kailangan may cellphone number kayo, okay? Yung cellphone number na yun yung gagamitin nyo para sa account na yun, okay? As you can see, may mga naka-upload na rito, like this one, image, picture. Ang kinaganda pa rito, hindi basta-basta nababa ang resolution or quality ng picture. Hindi kagaya kay Messenger, pag medyo mabagal-bagal ang internet mo, pag-upload mo, pagkatapos ng upload, ang pixelated, nux, patay. Dito sa Telegram, nire-reduce yung quality pero hindi ganun kalala na kita nyo naman, detalye pa rin. Oh. Kita pa rin yung mga hibla ng balihibo ng aking anak-anakan. Pictures, even video, full episode ng mga favorite yung anime o kaya full video mismo ng isang movie. Basta as long as na yung size na yun hanggang 2GB lang, ang laki na po nun. Remember, si Messenger hanggang 25MB lang ang tinatanggap na upload sa chats. Okay, si Messenger. Si WhatsApp hanggang 100MB max, okay? So, kay Telegram hanggang 2, umaati ka buong 2GB na size ng file. Kahit anong size pa yan ng file, especially sa videos. Okay, so, kung mapapansin nyo, supported niya ang PDF, text file, ito mga MP3, Lucky, alam niya, ni Jason Brass, Things Will Go My Way, supported po niya lahat yan. So the best na cloud storage, gusto nyo mag-save lang files dito, lahat ng files nyo for emergency, dito nyo i-save. Okay? Lahat ng pictures nyo, nung bakasyon, hindi ka kayo mapaglagyan, dito nyo i-upload lahat, the best. And speaking of quality ng picture at video, dun tayo sa pangalawang feature niya. Sa pangalawang feature niya, alam nyo ba na pwede kayo mag-upload ng video at picture sa original quality. Hindi mababawasan ang quality niya. Hindi pababa ang compression. As is, kung 100 kilobytes mo siyang sinend na picture, 100 kilobytes din siyang ma-view at pwedeng i-download ulit na picture. Paano? Ganito. Like, kunwari, mag-upload kayo ng isang picture. Kahit video, picture. Pareho naman, application. Ang gagawin nyo lang, long press yung gusto nyo i-upload. And then, mapapansin nyo, may lumabas na tatlong tuldok dito sa taas. Click yan. Lalabas, send without compression. Ibig sabihin, isi-send yan, mag-upload yan, magsisave yan dito sa Telegram account mo na hindi bumababa or nababago yung quality. Okay? Click nyo lang yan. Sound, send compression. Yan. Yan. So, ang difference niya, kapag in-upload nyo siya ng walang compression, ganitong itsura. Pag sinend nyo siya ng may konting compression, medyo pababain ng konti ang quality, ganitong itsura, full view. Pero pag hindi na compress, as in original quality, nakagarito siya ng view, which is okay lang since gagamitin mo naman talaga siya for your cloud storage. So the best na cloud storage talaga si Telegram. Again, pwede rin sa video, just in case hindi kaniniwala, hanap tayo ng video like this video, long press, tapos tuldok sa taas, tatlong tuldok sa taas, send without compression. Hindi po babaguhin or babawasan ni Telegram ang quality ng video or ng picture na isesend mo. Understood? Okay, pangatlong feature. Sa pangatlong feature, ang people nearby. Okay, ano ang people nearby? So, sa mga lonely dyan, okay, sa mga lonely dyan or this Valentine's, wala kayong kadate or kachat or anything, baka makatulong to sa inyo sa Telegram. Alam nyo ba na dito sa mismong kay Telegram, pag kinlik nyo yung hamburger menu sa taas, click natin yon, merong feature na people nearby. Ayan, oh. People nearby. Pag kinlik mo yan, lalabas yung mga tao na malapit sa'yo. Okay? So, you know,
may babae, may lalaki, baka meron din sa mga Becky, so on and so forth. Tapos lalabas din kung gaano sila kalayo sa iyo, ilang meters ang distansya nila sa iyo. Okay? Okay? Habang ginagawa niyo 'yan, hindi nila kayo nakikita unless na i-click mo tong make myself visible. Pag inactivate mo yung make myself visible, makikita ka na rin nila na nearby ka sa kanila. Okay? Ang kinaganda diyan, kahit na naka-visible ka sa kanila, nababasa niyo to, your phone number will remain hidden. So hindi nila alam kung anong SIM card number mo or phone number mo. Pero yung account mo as an online, visible sa kanila. So kung naghahanap kayo ng makakausap ngayong buwan ng puso, discarded nyo na yan, labas ako. Pero anyway, at least nandun yung ganong features. Again, hindi ka nila makikita kung hindi mo i-activate yung make myself visible. Pang-apat na feature. Sa pang-apat na feature is can be used using multiple devices. So, kay Messenger, pwede naman na multiple devices. Pwede mo ilagin ang Messenger mo sa iba't ibang smartphone at iba't ibang computers or laptop. Goods yun. Okay? Ngayon, kung WhatsApp user ka, yun ang limitation na hate ko kay WhatsApp. Hindi mo pwedeng ilagin si WhatsApp sa ibang device. Okay? Laging isang device lang. Yung pangalawang device, actually, is parang mirroring lang yun eh. Ilalagin mo sa ibang device. Kaso nga lang, kailangan ng permission, so on and so forth. So, I think hanggang dalawang device lang yata ang allowed sa ganun. Pero, limitations pa rin yun. Kay Telegram, kagaya siya ni Messenger na pwede mong ilagin sa multiple devices. So, papansin nyo rito, punta tayo ng settings, tapos babalan tayo ng konti, devices. Pag kinlik mo yan, makikita mo kung ilang device ang nakalagin sa, kung ilang device ang nakalagin gamit ang account na to. So, currently, ito yung device na gamit ko, Xiaomi Poco F3. Tapos, nakalagin din ito sa aking LG V50S. Okay? Mamonitor mo kung nakalagin, naiwan mo ba nakalagin sa laptop or sa computer ng tropa mo. Makikita mo doon. Check mo lang. Baka kasi naglagin ka sa iba, tapos nakalimutan mo na i-log out. At least, dito, pwede mo nang i-log out. Ang gawin mo lang is, punta lang kayo ulit doon, settings, device. Gusto mong i-log out, ha? Click mo tong LG V50S, kunwari ito yon. Tapos pwede kang pumili kung gusto mong i-disable yung call. Okay? Disable din ang secret chats. Okay? Or tuluyan ang i-terminate yung session. Okay? Terminate mo na. Hindi na yung naka-login. Ikaw na lang, itong device na lang na ito ang naka-login na matitira. Okay ba? At least pwede mong i-remote control. Alright? Panglimang feature na gustong-gusto ko rin kay Telegram is yung archive mode, okay? Alam nyo ba na sa archive mode ni Telegram, pwede mong i-ignore. Para siyang kay Messenger, yung ignore. Okay, ignore. So, ang gagawin mo lang, kung nga rito sa Rainman, yung isang account ko, long press mo lang yan, okay? Click mo tong tatlong tuldok sa taas. Nandun yung archive, okay? So, or pwede mo rin naman na i-swipe na lang. Gusto mong i-archive siya. Swipe lang na mahaba. Yun. Tapos swipe mo pataas, mawawala na yon. Hindi na siya makikita. So every time na nagme-message siya, hindi na siya magno-notify hanggat hindi mo sinisilip yung archive. Paano ngayon silipin yung archive? Pag sinisilipin yung archive, i-drag mo lang ng mahaba. Okay? Andun na yung archive, pwede mo nang silipin yung mga messages niya. Okay? Ngayon, pag gusto mo na siyang ibalik sa normal, long press lang naman ulit. And un-archive mo lang. Okay? Click mo lang yung click mo tong unarchive na button. Tapos babalik na siya sa normal na chat. See? Mas the best yung effective yan. Tingin ko kasi based sa experience ko sa ibang devices ko. Kung bago mo siya i-archive, i-mute mo muna. Bago mo siya i-archive, i-mute mo muna. Long press. Click mo tong mute icon. Tapos dito sa baba, disable mo. Hindi na siya mag-notify. Tapos saka mo siya i-archive. Tapos swipe pataas. Wala na siya. Hindi na siya mag-notify. Para sure lang na hindi na talaga siya mag-notify, gawin niyo po yan. Okay? And finally, pang-anim na features. Okay? Anim na features. Dito sa pang-anim na features is ito yung isa pang feature na wish ko na sana meron din si Messenger. Yung passcode lock. Okay? Minsan kasi, gusto natin na private lang yung account natin. Hindi basta-basta ma-open ang kung sino-sino. Although, meron naman mga phones na pwedeng ilock yung app, mga ganon. Pero, mismong kay Telegram na kasi, like kunwari, yung phone mo walang ganon na app lock, walang app lock. At least si Telegram may ganon feature na hindi basta-basta ma-open yung account mo, itong chat room na to, kung hindi i-enter yung passcode. So, gawin mo lang, punta ka dun sa hamburger menu sa taas. Click mo yon, and then settings. And then, punta ka sa privacy and security. Privacy and security. And then, click mo tong passcode lock. Okay? Gawin mo lang, activate mo yan. Tapos, type mo siguro 4 digits. 1, 2, 3, 4.
And then, re-enter. 1, 2, 3, 4. Okay na yun. Pero wag yung gagayahin na 1, 2, 3, 4. Pahirapan yun man ng konti. Once na na-set up mo na yung pin mo, ilagay mo agad kung anong ilang oras bago siya mag-lock ulit. Siyempre, ilagay natin kunwari every 1 minute. Okay, so 1 minute, dapat mag-lock na siya ulit. Then, pwede rin hanggang isang oras. Pwede rin hanggang 5 oras. Kung gusto mo, ayun, pili ka naman. Pwede ka naman pumili kung ilang oras, kung gano'ng katagal mo gustong ilock siya. So, test lang natin 1 minute kung mag-lock nga siya, ano mangyayari. At makakatulong din na i-disable nyo pala to kasi baka makita or ma-view, magbabasa no, kapag kinlik nila yung recent ng ganyan, mababasa. Mas maganda, i-disable nyo to. And then, labas na kayo, hintay tayo ng 1 minute. 1 minute. Ngayon, try na natin, 1 minute na. Open natin. You know, meron na pong lock. Hindi ka na basta-basta makaka-access. So kung may ibang tumingin ng smartphone mo, check nila. Pwes, kakailangan nila yung fingerprint mo o yung passcode mo. Okay? So, para makapasok, fingerprint. Alright? So, yun. Yun ang pinaka-top best features ni Telegram and maybe good enough reasons, kahit tulad lang sa mga reasons na sinabi ko, cloud storage, private chats, mas secure po si Telegram. Base sa research ko, mas secure si Telegram kaysa sa kay Messenger. Baka lang naman gusto nyo, at least nandun yung option. So, I hope nakatulong ito. Consider nyo, especially ngayong Valentine's. Happy Valentine's Day. So, hanggang dun lang. Kung nagustuhan nyo itong content na to, please don't forget to subscribe, like, and share. Okay? So, kung nakasubscribe na kayo, salamat po. Maraming salamat and happy Valentine's. Sana hindi kayo lonely ngayong araw. Kung lonely man kayo ngayong Valentine's, well, baka hindi pa nadating ang tamang tao para sa inyo. Nice. Anyway, ang ganda na lang, sorry. This is Kotman. I'll talk to you again soon.